At samantala, para naman sagutin ang mga agam-agam sa panukala tungkol sa pagbaba ng edad ng criminal liability, makakausap naman natin for the record si Oriental Mindoro, 1st District Representative at House Justice Committee Chairman Doy Leachon. Magandang umaga po sa inyo, Congressman Leachon. Ay, magandang umaga, Kara, and good morning po sa lahat ng taga-subaybay ng programang ito. Okay, ang tanong po ng maraming tao ay paano niyo po, how did you come up with the age of 9 years old para doon sa age of criminal liability? Bakit siyam na taong gulang po? It's actually a reversion only to the old law. It was actually the original law of this country for about more than 70 years of our lives prior to the enactment 19, of... ano po yun? Basta siya yung... since 1900 until 2006. All right. Okay. Yeah. Before the Juvenile Justice Act. Yeah. Uh-huh. Yun yung first natin. This revised penal code was enacted. And that's the only law we had before the enactment of this RA 9344. And the original was 9 years old. Okay. And then, there were actually marami namang authors ito at nagkaroon tayo ng maraming pagdinig. In fact, this was even delegated to a technical working group. Mm-mm. And there we found out that there is a need to revert back to the original. Number one is, hindi naman pwedeng i-deny, no? Of course, with due respect sa mga oppositors, mm-mm, number one, ang aking pakiusap is read the law in its entirety. Mm-hmm. Doon mo makikita that this law is a pro-child or pro-children legislation. Mm-hmm. How is it pro-child kung ikukulong sila? Hindi naman sila kukulong, Kara. But what is mandatory confinement? Isn't mandatory that... confinement only refers to a single case, no? Okay. Ang single case is actually two. Ordinarily, pag 9 years old ka in one day, mm-hmm, up to 18, pag ikay nakagawa lang ng 10 exclusive offenses. Right. Murder, parricide, infanticide, homicide, mm-hmm, rape with homicide, robbery with homicide, mm-hmm, carnapping, serious illegal detention, and mm-hmm, violation of dangerous drugs. Mm-hmm. Mm-hmm. Pag ikaw ay 9 years old, up to 15, mandatory ang confinement mo kasi seryoso yung crime. Pero pag ordinary, hindi ka naman iku-confine sa youth care facility. Yeah, pero ikukulong pa rin pala yung mga, meron pa rin mga batang ikukulong. And you for those serious offenses. And you think that's still pro-child? Of course. Mm-mm. Of course, because there, number one, it's separated from ordinary jail. Mm-mm. They will not be mixed and mingled with ordinary inmates. Okay. This is actually ito yung gustong i-fill up ng gap ng old law. That number one, this should be funded by the national government, not the local government. Number two, this will be, magkakaroon ng mga empleyado talaga. Opo, ang gobyerno, the social welfare, the medical doctor, the nurse, the guidance counselor. And of course, dito, within 1 year lang, mm-mm, magkakaroon sila ng case or progress report that they have to report again to the court, mm-hmm, sa juvenile courts. At doon, ipapakita nila if the integration program was successful and actually there was signs of reformation and rehabilitation on the part of the child, they will be reintegrated to the family. Okay. Yeah. So hindi, they don't have to finish kasi yung make part doon na hanggang 25 years old sila. No, ang sinasabi dito, so ganun, ano? Isa-isahin natin yung step. Okay. Number one, pagka petty offenses lang, hindi ka iko-confine. Definitely number one, this is why it's pro-child. This no confinement. No, walang kulungan na sasama sila. Number two, magkakaroon lang ng mandatory confinement sa bahay pag-asa pagka na-commit mo yung mga offenses. Number three, within 1 year, there's a case report na isasubmit sa court. If the court will be satisfied, then reintegrated to the family. Okay. Number four, pati parents mag-undergo ng rehabilitation and reformation. Because, in fact, if they will not abide with this law, they will be, makukulong din sila for 6 months. Mm-mm. And this, I would say, Kara, would you think, pag naayos mo yung magulang, naayos mo yung bata, and then they will be going back to the site, definitely they will be proactive and beneficial members of the community in general. Can't we do that without the mandatory confinement? Hindi ba natin pwedeng ma-reform ang community at ang mga magulang without the mandatory confinement? Kailangan talaga, Kara, yung mandatory confinement. Mabigat na yung mga offenses na sinabi ko. Pakakalatin lang ba natin sa kalsada yan? Yun ang una kong tanong. I mean, at saka,
sabi ko nga, wala ka na nga ang kulong. At dito, what the law seeks to punish is not the children. Yung criminals, because if they will be found out that they exploited and used these children to commit offenses and to perpetrate offenses, mandatory ang penalty nila, reclusion perpetua. Ay, pero hindi ba ganun na naman ngayon? No, walang ganun, ano? Okay. Walang ganun. So dito, what the law seeks to punish are the ones exploiting these children. Pangalawa, okay. So parang the logic is that itong mga batang ito, binibiktima sila ng mga sindikato at because, yun yung gusto look, ninyong kung iwasan. Malalaman natin na hindi na siya exempt, hindi na siya gagamitin ng criminal syndicates. So you want to protect the children. Of course. Mm-hmm. That's the number one. Pangalawa, sabi ko nga, bibigyan pa sila ng trabaho doon because there will be agricultural training centers to be provided for by TESDA. Okay. Pangalawa, sabi ko nga, in modern... Oh, sabi nila, narinig ko kanina, hindi pa taasan to, pababa ng edad. Bakit ba tayo nag-argue dun sa age? No? Kasi sila nga yung ginagamit. Yung iba nga, may dala pang birth certificate eh. Parang hinuli. Pero look, in Singapore, the age of minimum criminal responsibility is 7. Thailand is 7. Malaysia is 8. Japan is 10. And even India is 7. United States, the most powerful country in the world, sets at 7. United Kingdom at 8, England at 10. Pero sabi nila wala naman daw mandatory confinement in some of those countries. Ay, hindi lalong ikukulong lang yung mga yon pag walang mandatory confinement. Dito ay i-rehabilitate mo sila sa youth care facilities. Okay. So the logic is that yung mga sindikato binibiktima ang mga bata at ginagamit sila because mababa yung ating yung edad nila. Look, so parang ang lumalabas po, biktima dito yung mga bata. So may mga nagsasabi kung biktima ng mga sindikato yung mga bata, bakit sila yung i-co-confine? Ba't sila yung paparusahan? Ba't sila ikukulong? Sila nga yung biktima. Karam, malinaw eh. Pagka 9 years old and above, no confinement eh. Diba? Magiging confinement lang siya pagka serious offenses na. Right, yeah. Right. At sino naman ang mag-aakala dito na pagka ikaw ay 15 years old or 14 years old na nakapatay ka, libre ka pa rin? Mm-mm. I mean, there was a case even before, just very recently, na may nagbully ng isang bata. Sabihin, hindi mo siya paparusahan. I mean, ibig sabihin ko, mababa pa ngayon. In fact, under the amended bill that we seek to enact right now, hindi siya mapaparusahan. In fact, he will just undergo the intervention program. But you must remember that in the most aggressive and progressive country like England, before, ang London was, age of minimum criminal responsibility was 14. Mm-mm. But due to a very recent, in fact, a case wherein a 2-year-old kid was kidnapped, and his body was tortured, mutilated, and murdered by 2 na 10 taong gulang, they reduced the minimum age of criminal responsibility to 10. No? So dito, pag nalaman ng mga sindikato, hindi nila magagamit na ito, is kung hindi magagamit, then protected ang mga bata. O ngayon, kung sila ay ginamit at yung mga bata, in fact, sabi ko nga, hindi sila paparusahan. Pero, mind you, alam mo yung the discernment of to do right and wrong, alam ng bata yan eh. So, kaya lang, sabi ko nga, pag 9 years old, hindi mo siya iku-confine sa bahay pag-asa. Pero pagka ikaw ay nakakommit ng serious offenses, my God. I mean... But some of these children, lalo na yung mga drug couriers, are just pushed into, na-force lang sila into that kind of situation. But they have the discernment not to do it, right? Are there studies that say na 9 years old, may discernment ng mga yes, bata? Yes, discernment lang naman eh, na mali ba yung gagawin mo. Mm-hmm. At andito, we should take the law in its entirety. Number one, ibalik natin para maiwasan yung mga bata na naabuso at yung mga magulang, yung mga dysfunctional families, will be given time to be reformed and to be rehabilitated once and for all. And so, mabuo yung pamilya nila. At pagbalik nila sa komunidad, they will be effective partners of national development. But some studies are saying na actually kapag nilagay mo sila at kinonfine mo sila at pinagrusahan mo sila at an early age, ay hindi sila mare-reform. They would just be more susceptible to criminal acts in the future. Yeah, I would like to agree with you. But
let's make it in a proper perspective. Mm-mm. Pag tinulong mo at pinahirapan, iba ang isip. Pero pag tinuturuan mo ang bata, mm-mm, if there will be counseling, and of course, there will be spiritual transformation or reformation, bibigyan mo sila maging busy, tuturuan mo sila mag-aral sa loob, mm-hmm, depende sa program. Mm-hmm. Would you think those children will not be happy? Do we have enough social workers for this? Because as of now, kulang na ang social workers natin in institutions na specifically for children. Yeah. Kasi ngayon, magdadagdag pa tayo for... Kung hindi naman natin gagawin, mm-mm, ano mangyayari so sa kanila? So do we have enough right now? Yeah, we will fund it. And mm-hmm, we guarantee in Congress, as even we have the oversight function and power, we will assure this. That's why ito nga eh pupunduhan, itatama yung pagkakamali nung mm-mm nakaraang batas. Mm-mm. Dahil sabi nila, nasa bahay pag-asa pero hindi naman nila tinulungan. Dito, we will assure the full financing and assistance to the establishment of bahay pag-asa. At may bigyan ng tamang programa at matamang mga empleyado. Okay. So nakatakda pong isa lang mamaya yung panukala. Yes. Sa plenaryo. Pwede pa bang baguhin yung ibang provision nito? Yeah, like, definitely. Kasi I understand, halimbawa sa Senate, hindi sila payag dun sa 9 we years have, old. There. We have yet to wait for them because mm-mm some of them also... are propagating for 9. Yeah. Yeah. But of course, the Senate President. But what is good to know is that they are also committed to pass this one. Because this is a priority bill of the, yes, of the President. Yes. I would like also to understand that the major thrust of the government right now is to stabilize peace and order, incur violence and offenses. Mm-mm. So all geared towards economic growth and national development. And yung mga bata ba na ginagamit ng mga sindikato ang isa sa mga dahilan kung bakit tumataas ang crime rate? Ma'am, the crime rate, proven by PNP data that I have, that before the enactment of RA 9344, the average crimes being perpetrated by children in conflict with law, mga 1,700 lang, 1,000. Ngayon, pumapalo na lang 10,000 hanggang 15,000. Yeah, pero iba naman yung panahon nung time na yun. Less yung population, etc. Maraming factors yun, sir. Pero 66 crimes after 2006, still 66,000 crimes. Mm-hmm. Uh-huh. So it's the children who are making crimes, rate spike up? No. Yun ay crimes only involving children in conflict with law. I'm not speaking about the general percentage of crimes committed in the Philippines. Mm-hmm. Okay. Maraming salamat po sa inyo, House Justice Committee Chairman Doy Leachon. Thank you, sir. Salamat po. Thank you.